Si Carol at Reggie ay muling pinagdagpo ng kapalaran matapos magkalayo ng maraming taon. Kapwa sila nakaranas ng mga sakit at mga pagsubok sa kanilang buhay. Mabubuti silang tao. Ang hangad lang nila ay magkasama silang dalawa sa mga nalalabi pa nilang oras sa mundo. Pero madali itong tinuldukan ng mga taong kanilang pinagmalasakitan. Ito po ang nakakalungkot na kwento ng mag-asawang Reggie at Carol Sumners. Si Carol at Reggie ay dating magkasintahan nung kanilang kabataan. Nasa high school sila noon, pero bago pa sila mag-graduate ay nag-break na ang dalawa. Nagsilbi si Reggie ng maiksing panahon sa Navy at nag-asawa. Si Carol naman ay 2 beses na nag-asawa at mayroon na ding mga anak. Pero tila walang swerte si Carol sa pag-asawa. Nagdibosyo sila ng kanyang unang mister at ang pangalawa naman ay nananakit. Pilit na humiwalay si Carol dito at nag-file ng restraining order para din na siya malapitan at saktan uli. Pero isang araw ay bigla na lang itong sumulpot sa kanilang bahay at pinagbabaril siya ng 6 beses. Nakaligtas si Carol sa tangkang pagpatay sa kanya, habang ang kanyang asawa naman ay tinutugis ng mga pulis. Pero bago pa siya mahuli ay nagbaril na ito sa sarili at namatay. Ang anak ni Carol na si Rhonda, na noon ay 10 years old pa lang, ang naging karamay at katulong niya para malampasan ang trahedyang nangyari sa kanila. Nagpagaling agad si Carol at nagtrabaho para masuportahan ang kanyang mga anak. Makalipas ang 40 taon, nag-cross uli ang landas ang dating magkasintahang Reggie at Carol. Year 2000 na nakatanggap si Carol ng tawag sa telepono. Si Reggie pala ang nasa kabilang linya, ang kanyang dating boyfriend nung high school. Nagkakwentuhan ang dalawa na para bang walang nagbago. Muling na nariwa ang kanilang pag-ibig sa isa't isa. At pagkatapos ng 1 taon ay nagpakasal ang dalawa. Napagkasundoan ang bagong kasal na lumipat ng tirahan sa Jacksonville, Florida. Mainam para sa kanilang kalusugan ang lugar doon. Malapit kasi sa dagat. At bilang paghahanda, ibinenta nila ang kanilang kotse sa kanilang kapitbahay na si Tiffany Cole sa presyong halos ipinamimigay na. Kada buwan naman ay nagbabayad si Tiffany sa mag-asawa para sa kotse. At nang lumipat ng mag-asawa, regular siyang bumibisita sa kanila sa Florida para ibigay ang kanyang bayad at para makibanding na rin sa dalawa. Malapit ang mag-asawa kay Tiffany simula ng bata pa lang ito at hindi na iba ang turi nila dito. Nang mamatay ang ama ni Tiffany, ang mag-asawang Carol at Reggie ang kumalinga at sumuporta kay Tiffany tulad ng isang anak. Noong July 2005, maraming beses na tumatawag si Rhonda sa telepono para mangumusta sa kanyang ina at sa kanyang stepfather. Pero walang sumasagot, isa man sa dalawa. Regular na nag-uusap ang tatlo sa telepono, pero ngayon, halos 1 linggo na silang walang komunikasyon. Dahil hindi mapakali sa pag-aalala, 4 oras siyang nag-drive patungong Florida sa bahay ni na Carol at Reggie para alamin kung ano na ang nangyayari sa kanila. Nang makarating siya sa bahay ng mga ito, wala doon ang mag-asawa. Inireport ni Rhonda sa mga pulis ang pagkawala ni na Carol at Reggie. Dumating mga pulis sa bahay ng mag-asawa at napansin nila na wala ang kotse ng mga ito. Hindi nakalak ang pinto ng bahay. May nakita din silang kaldero na may pagkain na nasa ibabaw ng stove. May plato at kubyertos na nasa lamesa. Sa itsura ng mesa, para bang naghahayi na sila sa hapag at handa ng kumain. Nang biglang may dumating na walang kaabog-abog at isinama sila. Ang cellphone ni Carol at ang kanyang daily planner na hindi siya umaalis nang hindi dala ay naiwan sa ibabaw ng lamesa. Naiwan din ng mag-asawa ang kanilang aso na si Mikey at ang kanilang mga gamot. Si Reggie at Carol ay kapwa may malubhang karamdaman. Kaya ang pag-alis nila nang hindi dala ang kanilang mga gamot ay sadyang nakakapag-alala. Si Carol ay may liver cancer at nagki-chemotherapy. Nakuha niyang liver cancer nang aksidenteng nasalinan siya ng dugo na may hepatitis C nang siya ay maospital pagkatapos siyang pagbabarili ng kanyang dating asawa. Si Reggie naman ay may diabetes at disabled na dahil sa osteoporosis. Hindi na siya makalakad at laging nakaupo lang sa kanyang wheelchair. Mabilis na nag-imbestiga ang mga pulis
tiningnan nila ang financial statements ng mag-asawa. Tumawag sila sa bangko at inalam kung may na-withdraw ng pera sa kanilang account. At inalerto ang buong estado ng Florida para sa nawawalang kotse ng mag-asawa. Hindi nagtagal, pagkatapos ng 2 araw, natagpuan nila ang nawawalang kotse, 50 milya mula sa kanilang tinitirhan. Ang kotse ay hindi nakalak, pero walang susi. 5 oras matapos na matagpuan nila ang kotse, nakatanggap ang mga pulis ng tawag sa telepono. Nagpakilala ang nasa linya na siya ay si Reggie Sumners. Ayon dito, nag-out of town silang mag-asawa. Tinawagan siya ng kanyang kapitbahay at sinabing bukas ang kanilang garahe at nawawala ang kanilang kotse. Pero sa tunog pa lang ng boses ng nasa linya, masasabi nilang hindi si Reggie Sumners ang kanilang kausap. Ang boses nito ay parang nasa 20 o 30 anyos lang. Hindi ganun ang tunog at pananalita ng nasa 60 anyos na tulad ni Reggie. Nang sinabi ng pulis kung pwedeng makausap si Carol Sumners, may babaeng kumausap sa kanila. At habang nagaganap ang pag-uusap, nilolocate na ng mga pulis kung saan ang gagaling ang tawag. Tiningnan muli ng mga pulis ang bank records ng mag-asawa at nakita nilang active ang account at makailang beses nang minag-withdraw ng pera sa account ng mag-asawa. Ang 2 taong tumawag sa mga pulis at nagpapanggap na Reggie at Carol Sumners ay walang iba kundi ang kanilang itinuturing na anak na si Tiffany Cole at ang kanyang boyfriend na si Michael James Jackson. Sa pamamagitan ng GPS at ng rental car company, natunto nila ang kinaroroonan ng 3 salarin sa isang motel sa South Carolina. 2 kwarto ang nirenta sa pangalan ni Tiffany Cole. Kasama niya ang kanyang boyfriend at isa pang lalaki na nangangalang Alan Wade. Agad na inimbestigahan ng 3. Inamin ni Tiffany ang kanyang partisipasyon sa pagnanakaw sa bahay ng mag-asawang Sumners. Pero sinabi niya na wala silang alam ni Michael kung nasaan ang mag-asawa. Meron pa siyang pangalang idinawit bukod sa kanilang 3. Siya ay si Bruce Nixon. Dinampot ng mga pulis si Bruce at nagsimula na itong magkwento. Ayon kay Bruce, si Tiffany at ang boyfriend nito na si Michael ay nagpunta sa Jacksonville, Florida para bisitahin ang kanyang kaibigan na si Alan Wade. Nang abutin sila ng gabi, nakipanuluyan ang 2 sa bahay ng mag-asawang Sumners at malugod naman silang tinanggap ng mag-asawa sa kanilang bahay at binigyan ng matutulugan. Sa kanilang pagkukwentuhan, nabanggit ng mag-asawang Sumners na ibinenta na nila ang kanilang lote at bahay sa mababang halaga na $100,000 lamang. Dahil sa narinig, may nabuong maitim na plano ang mga nakikipanuluyan. Interesado sila sa perang pinagbentahan ng mag-asawa. Noong una, plano lang ni Michael na looban ng bahay. Pero iba ang nangyari. Matapos pag nakawa ng mag-asawa, ay pinatay pa nila ang 2. 1 buwan bago mawala si na Reggie at Carol, nagrenta ng kotse si Alan Wade patungong Jacksonville para makita ang kanyang kaibigan na si Bruce Kent Nixon. Sinabi ni Alan kay Bruce na balak looban ng kanyang grupo ang isang bahay. Sumama si Bruce at ninakaw ang pala at panghukay ng kanilang kapitbahay at nag-drive sila patungong Georgia. Dumiretso sila sa isang gubat at kakahuyan at doon ay naghukay silang 2 ni Bruce ng 6 na talampakan ng lalim habang iniilawan naman sila ni Tiffany ng hawak nitong flashlight. Noong July 8, bandang 10:00 ng gabi, umalis na ang 4 patungo sa bahay ng mag-asawang Sumners. Naiwan sa kotse sina Michael at Tiffany habang sina Alan at Bruce ang kumatok sa pinto. Pinagbuksan sila ni Carol at sinabing nasiraan sila ng sasakyan at nakiusap kung pwedeng makigamit ng telepono. Dahil sa likas na mabubuting tao, walang pag-aalinlangang pinapasok sila sa bahay ni Carol. Habang papasok na sila sa loob, agad nilang tinutukan ng kanilang toy gun si Carol at Reggie. Nakasuot lang ng pajama ang mag-asawa. Nagulat at takot na takot ang 2 at sinabing kuhanin na nila lahat ang kanilang gusto at nakiusap na huwag silang saktan. Pero parang walang narinig ang 2 salarin. Tinalian ang kanilang kamay at paa at nilagyan ng duct tape ang kanilang mata at bibig. Habang nakatali ang mag-asawa, tinawagan ni Alan sa cellphone si Michael na naghihintay sa kotse. Pumasok si Michael sa bahay at naghanap ng pwedeng pakinabangan.
Natagpuan niya ang mga mamahaling coin collection na Reggie at pagkatapos, pwersahan nilang ipinasok ang mag-asawa sa trunk ng kanilang kotse. Dinala ng tatlong lalaki ang mag-asawa sa kakahuyan kung saan nakahanda na ang kanilang hukay. Ayon kay Bruce, nang buksan nila ang likod ng kotse, nakita nilang nakalas na ang pagkakagapos ng mag-asawa at magkayakap sila ng mahigpit habang sabay na nagdadasal. Muling dinakpan ni Michael ng duct tape ang mga mata ng mag-asawang Sumners at sinabing hindi niya gustong makita ang kanilang mga mata habang sila'y namamatay. Matapos na pababain ang dalawang biktima sa trunk ng kotse, kinuha muna nila ang PIN number ng kanilang ATM card at hinaltak din kay Carol ang suot nitong alahas bago sila itinulak sa kanilang hukay. Inilibing nila ng buhay ang mag-asawa. Pagkatapos gawin ng krimen, nilinis nila ang kotse ni Reggie na kanilang ginamit para tanggalin ang mga ebidensya at saka ito inabandona sa Anderson, Florida. Muling bumalik ang mga salarin sa bahay ng mag-asawa at nilinis ang kanilang mga bakas. Tinangay din nila ang computer at mga alahas bago nag-check-in sa hotel. Nang gabing iyon, nag-party ang apat sa isang limousine habang umiinom ng champagne at hawak ang mga salapi na kanilang withdraw sa ATM. May litrato pa si Tiffany, nakagat-kagat sa kanyang bibig ang pera habang ipinapaypay naman ng kanyang boyfriend ang cash na hawak. Nang masukote ang grupo sa isang hotel, nakita ng mga pulis ang susi ng kotse ni Carol, isang suitcase na naglalaman ng financial documents, mga resibo, mga credit cards at checkbooks. Natagpuan naman sa kotse ni Tiffany ang coin collection ni Reggie. Nang madakip si Bruce Nixon, inamin niya agad ang ginawa at sinabing isisiwalat niya lahat kung ano talaga ang nangyari at kung ano-ano ang partisipasyon ng bawat isa sa kanila. Itinuro din niya kung saan nila inilibing ang mag-asawa. Nagsagawa ng paghukay sa lugar kasama ang mga pulis at nakita nila ang bangkay ng mag-asawa na nakabuluktot sa lupa habang magkahawak kamay. Ayon sa ginawang autopsy sa mga bangkay, pumasok ang lupang nakatabon sa kanila sa kanilang ilong na suffocated sila na naging dahilan ng kanilang pagkamatay. Sinabi din ni Bruce na katulong din siya sa ginawang paghukay dahil sabi ni Tiffany, doon nila ibabaon ang kanilang mga nanakawin. Wala siyang alam na doon pala nila ililibing ang mag-asawa. Nalaman niya lang kinabukasan na hindi lang pala pag nanakaw ang kanilang gagawin, kundi papatayin pala nila ang kanilang mga biktima. Naarestong apat at kinasuhan ng 4 counts of murder, armed kidnapping at armed robbery. Sa harap ng korte, umapila ang anak ni Carol na si Rhonda na huwag sentensyan si Alan at Bruce ng death penalty. Sinabi niyang mga bata pa sila, minanipula lang sila ni Michael at ginamit kaya nagawa nila ang krimen. Si Alan at Bruce ay parehong 18 years old lamang. Nakiusap ang mga abogado ni Tiffany sa mga hurado na sana'y bigyan ng konting konsiderasyon ang mababang IQ ni Tiffany at ang kanyang mental health issues. Pero sa kabila ng kanilang paghingi ng konting awa sa hukuman, hindi sila pinakinggan ng mga hurado. 90 minutes lang ang itinigal ng deliberation. Napatunayang guilty si Tiffany at hinatulan ng kamatayan. Si Tiffany ay isa sa pinakabatang babae na nakapiit sa death row. Si Tiffany ay 24 years old lamang. Hindi makapaniwala si Tiffany na death ang magiging hatol sa kanya dahil hindi naman niya personal na pinatay ang mag-asawa. Pero sa ilalim ng Florida law, sino mang lumahok o makipagsabuatan na gawin ng isang krimen, kahit pa hindi sila direktang sangkot ay parehong makakasuhan ng murder, kahit pa hindi sila mismo ang pumatay. Si Bruce naman ay nag-plead ng guilty at nahatulan ng 45 years in prison. Si Michael at Alan Wade, tulad ni Tiffany, ay death din ang naging hatol. Habang nasa piitan, sumulat si Tiffany sa pamilyang naiwan ng mag-asawang Sumners at humingi ng tawad. Sinabi naman ng mga pamilya na pinatawad na nila si Tiffany, hindi dahil sa iba pang dahilan, kundi para sa kanilang kapayapaan.